What's up mga boss? And welcome back dito sa ating channel. So, kamusta? Kamusta kayo dyan mga bossing? So, ngayon, balik trabaho tayo, balik vlogging. And for this video, ay mag-unbox at mag-review tayo ng Realme Cobble Bluetooth Speaker. So, i-unbox natin to and re-review. So, isa sound check na rin natin. No? Pakinggan natin yung sound niya kung okay ba yung tunog nitong speaker na to. Without further ado, hindi na natin patatagalin. Tignan muna natin malapitan at i-unbox na natin itong Realme Cobble Bluetooth Speaker. Okay guys, so ito yung pinaka-box ng Realme Cobble Bluetooth Speaker. Ayan. So, sa likod, nakalagay dito yung mga specification niya. So, 9 hours long playback. Mahaba-haba yun. 5 watts dynamic bass boost driver. Extra bass radiator. Wow, 2 beses na banggit yung bass. So, malamang mabase talaga tong device na to. IPX5 water resistant na rin siya. So, waterproof. Meron siyang 88 ms super low latency for gaming, stereo pairing. Ibig sabihin, pwede siyang gamitin kung meron kang 2 cobble speaker na Bluetooth, pwede mo siyang i-pair at gamitin ng sabay. So meron na rin siyang 3 equalizer presets and type C charging na rin siya. Meron siya dito mga barcodes and customer care, some details about this package. So, basically, yun lang naman yung itsura ng box niya. So, unbox na natin. Okay, so inside the box, sandito yung pinaka mismong speaker niya. The Realme Cobble Bluetooth Speaker. So, yun yung pinaka detalye ng ilalim. Itong ilalim niya is made of rubber. And may mga parang stand dito na maliliit. So, yung ibabaw niya, yung texture nung parang sa speaker mismo. Made of metal. Tapos, merong logo ng Realme. And meron din siyang lanyard na naka-pre-install. Kasama rin sa box niya, meron siyang user guide. And Type-C charging cord. So, basically, yun lang yung laman nung kanyang packaging. So, let's go up top. And pag-usapan pa natin yung ibang detalye nitong Realme Cobble Bluetooth Speaker. At isa sound test din natin siya. So, mas magandang panoorin to ng naka-earphone para mas marinig nyo ng mas malinis yung tunog nitong speaker na to. So, let's go! So, ayun guys, nakita na natin malapitan at na-unbox na natin itong ating Realme Cobble Bluetooth Speaker. So, siya nga pala, hindi ko napakita kanina na meron siyang 2 buttons. So, ito yung power button. Ayan, and yung kanyang multifunction button. So, 2 lang yung pindutan niya. And sa side na to, nandito naman yung kanyang, ayan, so open nyo to. And nandito yung kanyang Type-C charging port. So, ayan, okay. So, basically yun lang naman, wala nang ibang pipindutin dito sa device na to. Meron lang siya ditong light indicator. Pagka fully charged siya, kulay green. So, habang ginagamit ko siya, kulay white. And pagka naman malolobat na siya, magkukulay red yung ilaw niya dito. Okay, so alam ko naman ang hinihintay nyo yung sound test natin. So mas maganda may suot kayong earphone para medyo mas klaro yung tunog na maidi-deliver nitong Realme. Para i-open siya, kailangan mo lang pindutin ng 2 seconds itong kanyang power button. So open natin. Yun. So, pag open mo, tutunog siya and mararamdaman mo talaga nagbabibrate siya. So, yun, naririnig nyo, tumutunog-tunog siya habang naghahanap siya ng mapipair sa kanya. So, kukonek ko tong cellphone natin. So, the usual lang naman na proseso ng pag-connect sa Bluetooth, syempre, pupunta kayo sa settings and then click nyo yung, iyon nyo yung Bluetooth nyo. And then, hanapin nyo lang yung Realme Cobble Speaker. So, click nyo lang yun. Yun. So, pag narinig nyo na yung tunog na yun, means connected na siya dito sa ating cellphone. So, ngayon, magpatugtog tayo ng mga ilang music lang para matry natin yung sound nitong Realme.
check the mic and make sure it sound right, boys. So, ayun guys. So, na-testing na natin yung kanyang tunog. So, sa actual sound, talagang maganda yung tunog nitong speaker na to. Mabass siya. And hindi naman pangit yung pinaka-kalansing niya o yung treble niya. So, buong-buo naman yung bass. So, kung nasa, feeling ko kung nasa small room ka lang, okay na tong speaker na to. And medyo may kalakasan din naman yung volume niya. So, kanina, ginamit natin siya, naka-full volume yon para mas klaro yung mapakinggan yung tunog niya. Okay, itong mga ganitong klaseng Bluetooth speaker. So, portable lang siya. So, maliit lang siya kung makikita nyo. Kaya nga pala siya tinawag na cobble speaker dahil yung shape niya is parang cobblestone. O yung mga bato na nakikita natin sa tabing dagat, sa tabing ilog. So, parang ganun yung itsura niya, cobblestone. Kaya tinawag siyang cobble speaker. And yes, very portable siya. Madali siyang dalhin kahit saan. Pwedeng-pwede mong isiksik kahit sa bag mo lang. Pwede mo siyang isabit dahil dito sa lanyard. So, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kahit habang nagbabike ka, isabit mo siya sa bag mo. Pwede din. Ilagay mo dito sa wrist mo habang naglalakad. Okay din. So, di siya basta-basta mahuhulog. So, pwede mo siya magamit pag camping, pwede rin siya kasi waterproof na rin siya. So, syempre, pag nasa camping mo siya gagamitin, hindi naman sobrang, dapat hindi sobrang malakas na nakakabulahaw ka ng ibang campers. Dapat yung medyo mild lang yung music mo pagka nasa camping ka or nasa ibang lugar ka. Pwede na rin siya habang nakatambay kayo ng mga tropa nyo, gusto nyo mag-music, mag-sound trip. So, okay na rin to. Sa mga small gatherings, so okay na rin tong ganitong klaseng speaker. So magagamit nyo siya sa iba't ibang klaseng bagay or occasion na kakailanganan nyo ng music. So kahit sa office, okay na okay rin tong gamitin. Actually, mas magagamit ko ito sa office pag gusto ko lang mag-sound sabang nagtatrabaho. Basta hindi lang masyadong kalakasan dahil para hindi tayo nakabulaho ng ibang tao. Kasi pag nakatodo to, talaga medyo may kalakasan din. So, depende na lang sa sitwasyon kung paano nyo siya pwede magamit ng naka-full volume. But, kahit mahina or malakas yung tunog niya, yung bass niya is nandun. Kumbaga, sobrang maganda yung bass niya, buong-buo yung bass niya. Kung i-compare ko sa JBL Go 3, well, syempre, JBL yun, mas maganda talaga yung bass nun. Pero, sobrang dikit na dikit lang yung difference nung tunog nila. Kung sa sound quality lang yung pag-uusapan, is, kung medyo nagtitipid ka ng kaunti, is mag-Realme Cobble speaker ka na lang. Siya nga pala, ang price nito, is, ang alam kong suggested retail price nito, is nasa 1,500 something. Ganun. Pero, nakuha ko lang siya nung sale nung nakaraan sa Lazada. So, nakuha ko lang siya ng 850 pesos. Kaya, tinry ko na rin bilhin. Mukhang hindi naman ako magsisisi sa pagbili ko sa kanya and magagamit ko siya madalas. Ayun guys, since waterproof nga siya, syempre, pag-iingat na rin, hindi mo rin naman gugustuhin na ibabad siya talaga o malubog talaga siya sa tubig. So, hanggat may iwasan natin siyang mabasa. No? So, pinakamagandang gawin talaga, ingatan din natin yung mga gamit natin. Isa pang magandang nakikita ko dito sa device na to, 9 hours long playback. So, mahaba-haba yun. Palagay ko, kung naka-full volume pa yun, kung hindi mo siya gagamitin ng full volume, so mas mahabang oras mo siyang magagamit. So, kung outdoors, kung mga outing na ganyan, wala kang dalang power bank or malayo ka sa outlet, so, hindi siya basta-basta kaagad malulobat. Meron din niya pala siyang 88 ms, super low latency na settings. So, double press mo lang daw itong power button pang gaming mode. Para, halimbawa, nag-ML ka, yung sound niya walang delay. Kumbaga, sobrang sabay na sabay sa nangyayari do sa games mo. So, yun yung isang settings nito. Plus, kung meron kang dalawang speaker na ganito, pwede mo siyang i-pair na patutugin ng magkasabay. So, gagawin mo lang ay pipindutin mo lang ng magkasabay itong
power button saka itong letter M. Yan, pipindutin mo lang siya ng sabay para mag-pair siya dun sa isa pang cable speaker. So, ganun lang. Pag i-off mo, pipindutin mo lang din to, press and hold lang para ma-off. Itong letter M naman, itong M na button, press once to play and pause habang nagme-music ka. Pipindutin mo. Pindutin mo isa, magpo-pause siya. Pipindutin mo ulit, magpe-play. Double press pag next track or ililipat mo siya na sa susunod na kanta. Triple press naman pagka dun sa previous track. So, triple press. So, basically, yun lang naman yung mga settings nitong Realme Cobble Bluetooth speaker na to. And, ayan. So, napakasimple lang ng design niya. Maliit lang. Very portable. And, yes, magagamit mo siya sa maraming bagay. So, ayun lang, guys. Kung nagbabalak din kayo bumili nito, hanapin nyo na lang dun sa pinaka-flagship store ng Realme sa Shopee or Lazada. So, meron siya doon. Kung meron pa kayo ibang katanungan, just comment down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please subscribe to Boss Rap Rap Vlogs at ihit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. This is Boss Rap Rap Vlogs. Alright!